Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng radios sa ating cable tray. Ibig sabihin ng radios, paliliitin mo sa mula sa 100mm to 50mm. Ito yung cable tray natin, perforated cable tray siya, 100 by 50mm. Mula sa 100, papalitin natin ng 50mm. Ang tawag nito ay radios. I-radios natin siya sa 50mm. Bali kalahati yung mawawala nito. How to radios the width of cable tray from 100mm to 50mm. Ganon yung gagawin natin guys. Ito yung mga butas-butas na cable tray natin. Perforated po ang tawag po dyan sa cable tray na may butas-butas. Gaya nyan guys. Ito yung perforated cable tray. Yan ang tawag dyan. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Ngayon guys, babalik tayo dito kung paano ba gumawa nito ng radios sa ating cable tray. Mula sa 100mm na laki, paliliitin sa natin ng 50mm. Ito, mayroong tayong ditong ginawa ko na pinabrikit ko. Kunyari ito yung cable tray. Ito sa halimbawa ay perforated. Yan, may butas-butas yan. Perforated halimbawa ito na tray. So, kung makita kayo na butas-butas na ganito, perforated po ang tawag dito. Kalimitan yung dumadaan dito na cable sa ano natin, sa perforated na cable tray ay mga controls cables natin. Ito yung cable tray natin, 50 yung side niya, 100 yung lapad, 50 din yung kabilang side. Kaya 50 by 50mm, ito yung tinatawag na pag ginanyan mo, yan, pag dinarutso mo ito yung 50 din dito na side, 100mm ito yung laki nya. Kaya nilagyan ko na 100mm to 50mm ang side nya, 50mm din sa kabila. Yan ang perforated na cable tray, kagaya nito sa pinakita ko, yan ang itsura nyan. Yan, ngayon i-reduce natin ito, magawin natin 50mm din sya mula sa 50. Ang gagawin natin guys, halimbawa ito, maliit na yung ginawa ko para makita sa video natin. Dito tayo mag-umpisa guys. Papunta dito. Ang una-una natin gawin, kukunin muna natin yung ano nya, kung saan kayo mag-umpisa ng radios. Halimbawa, dito tayo mag-umpisa. Guguhita natin yan. Kailangan nyo ang right angle or eskwala para diretso yung ano nyo pag-guhit. Yan. Tapos guhitan din natin dito. Ganon din sa kabila. Guhitan din natin yan. Ngayon yung kukunin natin na yung parang travel nya ay 100. Susukatan natin ang 100 dito. Halimbawa yan, 100. Susukatan natin yan. Or 10 cm. 100 din. Ngayon, guguhitan din natin ito. Yan. Pag naguhit nyo na ito guys, kukunin nyo na dito dahil yung nangyayari dito, ito yung 50 sa gitna. Gagawin nyo guys, pag naguhitan nyo na ito, kukunin natin yung sentro nito. Yung center nya is 5.
Yan. Tapos 2.5 tayo dito, 2.5. Para makuha natin ito yung 50 mm. Two point five. Ngayon, guhitan natin. Ito na yung magiging radius niya. Yan. Tapos, ito mula dito. Uguhitan din natin yan. Bali, ito yung pinaka travel nya. Yan. Tapos dito, uguhitan din natin yan. Ito din yung pinaka travel nya. Ngayon, pag naguhitan nyo na guys, tatabasin natin ito. Dito, tatabasin natin ito. Yan ang kukunin natin. Tapos ito dito mamaya padadaanan natin ang grinder. Pero yung ano, uguhitan ko lang ito, hindi grinder, para matupi natin na maayos. Ang gagamitin natin guys ay ito. Pero pag sa inyo, grinder yung gagamitin nyo rito, dahil mahirapan kayo pag ganito yung gagamitin nyo. Ito ay plate lang ito, kaya gagamitin natin ng ano, panghiro na cutting. Pagkatingin din natin ito dito, yan. Para yan ang itupi natin mamaya. Ngayon guys, natabas natin ito. Ayusin muna natin ito. Hindi mahirap tabasin ito sa kabila. Pero yung tatabasin nyo dito ay grinder. Tapos ito, padadaanan nyo ng grinder para mag-form siya ng nakaganito. Padadaanan nyo ng grinder. Gagawin lang natin, guhitan lang natin to. Yan. Tapos dito, dapat tatabasan nyo rin ito para mag-form sa pag-bend nyo. Ganon din sa kabila. Pag sa tunay na cable tray, ito yung itsura nan. Yan, yung pag-perforated. Yan ang itsura nyan guys. Ganyan ang pagtabas nyan. Tapos dito, papidadaanan nyo rin ng grinder. Pero huwag nyong huwag nyong tastasin. Kasi mapuputol. Para pag mag-bend, madali nyo form. Ganun din dito sa kabila. Ngayon, pag na-form nyo na ganito, okay na. Ito, i-overlap nyo dito. Yan. I-overlap nyo dito yan. Gaya nito. Overlap yan dito guys. Tapos ito, ituwid nyo ng ganyan.
Yan. Tapos ito. So guys, sinabi ko kailangan padaanin nyo ng grinder dito para mag-form siya ng ganito. Yan. Ganun na yung reduce. Bali, ni-reduce nyo na siya. Ganyan ang itsura nyan, ang cable tray nyo. Tatabasin nyo lang dito. Yan. Kaya lang yung gunting di maayos. Pero pag sa turay ito, maayos nyo ito. Tapos pag na ano nyo na, dahil may butas-butas ito, perforated, ibobolting nyo dito guys. Dito. Ibobolting nyo dito, papunta dito. Para hindi maghiwalay. Yan. Lagyan natin ng masking tape para hindi maghiwalay. Para kumapit siya. Na-reduce muna ng 50 mm. Kahit anong laki ng cable tray mo, kung anong i-reduce mo, pwede. Paganyan na yan guys. Ganun yun ang tinatawag na reduce. I-reduce natin siya mula sa 100, mula sa 100 mm, gagawin natin na 50 mm. Ito, ganito yung mangyayari nyan. Basta tandaan nyo lang, ganyan nyo lang yung pag-reduce. Naging 5 mula sa 100 mm na size ng cable tray natin. Yeah, 100. Ayan, 50 mm siya. Ito, 100 siya. Bali, ni-reduce mo. Dugdugtong mo na rito ulit yung 100 na cable tray mo para maka ano ka dito. Tapos pag magdugtong ka, nalagyan mo rin yan dito ng butas. Tapos may plate yan dito na ilalagay guys sa sumunod na kabila. Ganon din dito. Apat na butas. Tapos may plate ka rin dito na ilalagay para sa kakapitan ng ano mo, ilalagyan mo ng bolt and nut dito din, lagyan mo ng bolt and nut din dito para kumapit yung ano natin guys dito. Kaya kailangan natin lagyan ng bolt and nut. Pag may butas naman, pag perforated, minsan tumatama yan dito sa butas, kaya madali lang lagyan ng bolt and nut. Ganun lang paggawa guys kung paano gumawa ng reduce sa cable tray natin. Mula sa 100 natin dito, i-reduce natin sa 50 mm. Mula sa 100 mm, reduce natin sa 50 mm. Bakit ba natin ginagawa ng reduce ito guys? Yung 100 mm natin, gagawin natin na 50 mm. Ito halimbawa, ito yung primary natin na cable tray. Lahat ng primary, ibig sabihin yung primary, lahat na main supply na pinanggalingan natin, dito yan dumadaan yung kable natin. Yan. Ngayon, yung kable natin, pag konti na lang yung cable na pupunta dito sa dulo, kaya nire-reduce yan.
Halimbawa, ito. Ito yung primary natin na mga cable. Ito naman yung secondary. May secondary tayo dyan na cable tray. Yan. Ito yung secondary. Secondary yan. Ibig sabihin, ito pupunta yan dito. Yan. Kung ilang cable ang pupunta dito. Halimbawa, mayroon ka rin dito. Depende sa design kung cable tray pa rin ang gagamitin na perforated. Mayroong conduit, mayroong cable tray sa secondary natin. Halimbawa, mayroon pa tayo dito isang cable. Ito, tatalo naman yan dito. Yan. Tapos, ito halimbawa, didiretso na yan dito. Halimbawa, mayroon pa rin ditong cable. Pupunta na yan dito. Yan. Kaya natin i-reduce dahil kukunti na lang yung cable na pupunta sa dulo nito. Ibig sabihin, ito na yung dulo. Kaya ni-reduce, nilitan dahil yung cable na pupunta dito, kukunti na lang. Pero ito yung primary natin. May mga secondary din yan dito. Yan. Pwede din conduit. Halimbawa, conduit ito. Depende sa design ng project kung conduit ang ginagamit sa secondary or cable tray. Yan, ito pupunta naman yan dito para sa supply natin. Ito, may cable naman halimbawa dito, pupunta naman yan dito. Depende yan ng ginagamit, cable tray sa secondary natin or conduit. Yan, ito halimbawa, conduit. Ito, cable tray. Ito, cable tray. Pero sa project guys, kung conduit yung secondary, puro na lang conduit yan. Pag cable tray ang secondary natin, puro rin cable tray yun. Ganun ang ano dyan, ganito ang mangyayari dyan. Kaya ni-reduce natin ito. Reduce to 50mm or kung malaki ito, pwede mo i-reduce ito. Halimbawa ito ay 300, i-reduce mo sa 100, pwede din. Halimbawa ito ay 100mm. Bali, nire-reduce natin sa 50mm. Kaya nire-reduce yung cable tray dahil sa pinakadulo nito ng pupuntahan ng kable natin, konti na lang yung cable na pupunta dito, kaya nire-reduce. Ganon yung dahilan dyan, bakit nire-reduce ito. Ito naman guys, secondary yan, conduit ito, yan. Kagaya sa sinabi ko, kung ang secondary lahat, ang sasalo dito sa primary, secondary, pag conduit lahat na secondary, puro na secondary na conduit. Pag secondary naman na cable tray yung sa design nila, puro din yan secondary na cable tray. Ito, galibo, conduit. Ito yung cable natin. May cable tayo dito. Tatalon din lang yan dito. Pupunta yan sa supplier niya, kung ano sa supplier niya. Yan, ito dito naman yan. Ganun lang yung paggawa niyang cable tray at saka yung secondary na cable tray natin or conduit natin. So guys, sana may natutunan kayo rito tungkol sa bakit nire-reduce yung cable tray at kung ano yung secondary na cable tray. Yan ay tututok lang dito yun sa ano natin, sa primary yung cable tray natin na secondary. Tatalo na lang yung cable natin dito. Ito, halimbawa, may support yan dyan. Yan. Lalagyan din nga natin ng support. Kasi di pwede na walang support. Ganun lang yan guys yung ano natin, bakit nire-reduce yung cable tray natin. Dahil konti na lang yung cable na pupunta dito. Dito sa primary natin, marami ang cable na pupunta dito. Tapos pagdating din dito, may secondary din yan. Kasi sasalo din yan. Ito, tatalong din yan dito. Yan. Ito, tatalong din yan dito. Kung saan dito, meron din yan dito. Tatalong din yung cable natin. Papasokin dito, pupunta sa susuplayan niya kung anong klase na susuplayan niya na mga instrumento or mga panel. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.